yung mga sili natin. Ha? Magandang araw sa inyo lahat. Dahil yung mga vlog natin ay tungkol sa mga manok at mga sili, pagsasamahin natin sila ngayon. Correct. Magluluto tayo ng kapampangan na lutuin. Ang tawag namin sa kapampangan ay saleng manok. Saleng manok. Yan ay manok na sinabawan. Parang tinola pero walang papaya. Pero marami siyang tanglad. Yung lemongrass at sili at luya. Talagang aromatic na maanghang-anghang siya. Napakasarap. So mga kabukid, nag-process tayo ng dalawa nating manok na yung cross natin ng Rhode Island Red at Native. Ngayon, titikman natin kung masarap yung laman nila. At kukuha muna tayong tanglad. Meron tayong sili. Ito yung mga hinarvest natin dun sa nakaraang video. Kaya tinawag na saleng manok kasi ang sa Kapampangan, ang Tagalog na, ay ang Kapampangan ay sale dun sa tanglad. Kaya yun. Ang tawag sa Kapampangan ng lemongrass ay sale. Ah, ito yung sale. Puntahan tara, natin. Tara, manguha na tayo. Ito si Batman. Ang katabi niya. Hindi siya kinakabahan kahit maraming sali sa paligid niya. Oo, masa naman si Brad. Pati si Brad hindi rin kinakabahan sa mga sali. Mga kawawa naman. So, kukuha tayo yung sali. Uh-huh. Medyo bushy na yung sali natin. Bushy. Ibig sabihin marami na siyang... Madamihan natin. Kailangan madami itong sali. Dito ako mo sa pagtataguan niya, no? Batman. Ito twist lang sila pag kukuha. Para huwag silang bubunutin. Makukuha mo yung buong kabuuan niya kung bubunutin. Sasama siyang buo. Ayan, pwede na to. Marami na to. Ayan. Isang marami na sali. Niya. Okay. Let's go. Ito natin lulutuin. Kailangan ganito para maraming sabaw. Sindihan na natin yung kalan. Lalagyan natin ng konting oil kasi gigisayin natin yung bawang, sibuyas, luya. Ngayon, mainit na yung ating kaserola. Ito yung mga ingredient natin. Luya. Bawang, sibuyas, siling bell pepper na hiniwa lang sa half, luya, ang ating lemongrass o sali. Unahin natin yung bawang. Pag mga golden brown na, sunod yung sibuyas. Tapos naman, yung luya. Medyo OA ang luya kailangan. Para talagang malasa yung luya. Sige sa inyo. Ngayon, ang ating native cross ng Rhode Island Red. Lalagay na natin yun. Para mag-isa din siya. Gigisahin para sila'y medyo mamantikaan. Tapos, sa kalagitnaan ng gisa, yan, lagit na ng isa. Lalagyan natin ng patis. Ayan. Depende sa gusto nyo kung gusto nyong
medyo maalat-alat. Masarap kasi ito, maalat-alat eh. Kayo na lang ba lang mag-adjust kung gusto nyo medyo matabang, kung hindi kayo ganong matabang sa timpla, hinahinay lang sa paglalagay. Ayan. Kaya natin ginagawa yung pagpapatis para manuot na yung lasa sa manok. Ayan. Makikita nyo mga kaboy, nagtubig siyang mag-isa dahil dun sa salt content ng patis. Magdudraw siya ng moisture talaga. So, it's time para lagyan natin ng tubig. Ngayon, may tubig na siya. Kagad natin ilalagay itong ating mga tanglad na medyo binugbog. Pinitpit na sali. O, pinitpit at ginurumus. Sinabunutan. Kinusot. Grabe ka. Inapi. Lalagay natin yan dyan. Inapi. Inapi talaga. Tapos yung ating bell peppers at yung mga sili natin na fresh thick. Fresh sili na puti. Ayan mga kabukid, mamaya pa natin pwede tikman kasi syempre medyo malansa pa yan. Pag talagang kulong-kulo na, pakukuluan na natin yan sa simmering na ano, heat. Medium heat, cover. Kumukulong-kulo na. Kung makikita nyo mga kabukid, iba na yung itsura. Umano-ano na. Nanilaw na yung sabaw dahil dyan sa balat ng manok. Manilaw-nilaw. Titigman na natin muna. Medyo halo-haloy natin ng konti. Ganda ng itsura. Parang pinagdamuhan. Sinali sa inyo ilutuin. Ngayon, titigman natin yung sabaw. Ito importante dyan yung sabaw. Nasa inyo, kung gusto nyo mas maalat, dagdagan nyo lang ng patis. O kung mas, hindi nyo ganong type ang maalat, bawasan nyo ng patis. Pero ako gusto ko yung medyo may alat. Para siyang matapang siya sa luya, sali, yung lemongrass, ang sarap. Perfecto sa mga nagiinuman yung pag gusto nila ng sabaw or kapag talagang gusto mo ng sabaw, perfecto. Ngayon yung laman medyo hindi pa gaano malambot, mamaya-maya pa. Medyo matagal talaga yung native pag niluluto kasi hindi siya katulad ng 45 days na malambot yung laman. Ito medyo baga firm ang laman nito. It takes time pero napakasarap. Takpan ulit. Siguro mga 30 minutes pa yan. Alright. Malambot na ba ang ating karne? Malambot na. Tikman na natin. Kung ito'y papasa na sa madlang ano. Ay, oo. Siyempre, bago yung pinaka-final, papatayin na natin. At kapag patay na, apoy, maglalagay tayo ng tak tak tak. Tak tak tak. Diyan eh, boto. Para talagang probinsyang probinsya rap. Okay. Probinsyang probinsya rap. Man nga natin ulit. Parang hindi ko makuha lasa eh. Sumalang umulit eh. Sarap. Aywa. Aywa. Aywa talaga. Yan, yan. So, kain na tayo. Eto na ang ating pambato na manok sa sali. Parang sabaw pa lang, nabubusog na ako. Makunga. Parang sabaw pa lang, solved na ako ah. Pero siyempre, tignan natin. Ah!
Lasang-lasa talaga yung tanglad or sale. Tsaka yung ano, luya. Sarap. Saktong-sakto to. Sausaw dito. Saan sasausaw? Ito yun. Uy, dami sili niya na. Mm-mm. Kalamang si meron? Yup, may kalamang si, tsaka sili, tsaka toyo. Bagay na bagay sila. Minit, no? Parang excited, ha? Siyempre. Tingnan natin yung ano nito. Power. Wala, masabaw. Gusto ko masabaw. Legs mo ay nakakasilaw. Legs! Init! Init! Hmm, malambot na. Hmm. Malambot. Kala mo lang, ano, firm lang kasi. Kaya mo lang buhat. Hmm. Tapos lagi mo konting, ano, hahati ka ng konting sili. Salt. Sili man si. Ay, toyo man si. Hmm. Ay, nako. Sasabaw. Tama-tama to sa mga ano nagtatrabaho sa bukid, pag tanghali sigurado bawian lakas nila. Ah, sarap. Paano 'yan? Aatakihin na namin. Ho, kapali pala. Maano, umahagod. Init. So mga kabukid, sana na-inspire namin kayo para magluto ng isang kapampangan dish na napakasimple. Pero huwag ka, napakasarap. So, hanggang sa susunod, mga kabukid! Maraming salamat sa panonood! Alam! Paalam! Batman! Sorry! Hindi ko pwede kumain ito! Bawal! Bawal!